General Guillermo Yasar na yes, greetiro na ay ngayon ay kumakandidato bilang ayan. Sa Sir Una, magandang hapon po kay Sir General. General, kumusta po sila? Mabuti naman. Ito ngayon na mula na magretiro ako noong last month, November 13, I availed of the substitution November 15. At since then, nagkaroon ako ng mga people's consultation. Umiikot ako para alamin itong mga concern ng ating kabayan, makakuha ng mga input sa kanila kasi yan ating gagamitin ngayon para sa ating adhikain na patuloy manalbihan kung pagkitiwalaan ng ating kabayan. Okay. Sir, pangalawa po, ganito po. Sa aming nakikita sa ngayon po ay talagang sinisigurado na namin na kayo po ay magiging senador. Naku! Sa nakikita po namin, sir. Alam mo po, Panginoon Diyos lang makapagsasabi niyan. Opo. Pero sabi nga na sinasabi nga natin, nasa Diyos ang awa pero nasa taong gawa. Kaya ang ginagawa natin ay nakapag-ugnayan tayo sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para may parating sa kanila. Opo, sir. Una, na ako'y may adikain at tumakbo. Opo. Ito nga, at ako'y nag-file na ng certificate of convenience. Pangalawa, para malaman naman nila kung sino ako at kung ano po ang pwede ko may offer sa ating bayan. Ayan. So, sir, kung sakasakali po tayo ay mahalal at tayo po ay makaupo na, ano po ba ang ating napakagandang maipapangako sa mga tao, lalo-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya? Alam mo, sa atin kasi, yung ating economic development, siya naman ang gusto natin lahat, di ba? Yes, sir. Yung mawalang kahirapan, opo, at magkaroon tayo ng maganda ekonomiya. Lahat siya na i-anchor sa peace and security. At tayo galing tayo sa pagpupulis at nakita natin kung ano yung mga inherent problem niyan. Na merong iba na pwedeng i-solve, depende na sa leadership, pero merong iba na kailangan ng outside intervention. So doon tayo papasok ngayon, kasi insider tayo dyan eh. Opo. Alam mo, unang-una, dapat makita ng lahat ang isang disiplinadong kapulisan. Opo. Naan dyan nakita natin, tumataas ang disiplina niya, pero kulang pa. At para masiguro natin yan, dapat ang mga pulis, alam nila na pag sila nagbalabis o nag-abuso, may paglalagyan sila. So yun ang ating tututukan, yung Internal Affairs Service na hindi lamang recommendatory ang faction nila, kung hindi, talagang magkakaroon ng independence yan. So pag nakita natin na mas disiplinadong pulis, coupled with yung ating mas mataas na kapabilidad ng pulis. Itong ating paggamit ng use of the state-of-the-art technology, at modern equipage, napakaganda ng pulis natin. Hindi lang magre-rely sa hula-hula, di ba? Yes, sir. Kailangan yes, na lang. Lagi na lang tayo merong eyewitness para makaresolve ng kaso. Pagalingin natin yan, kagaya ng mga napapanood natin sa ibang bansa. Yan ang gusto natin gawin para ang pulis natin hindi lang mga disiplinado, kung hindi ang capability nila is mas magaling. True transparency and accountability. Pag gumaling ang pulis natin, ang law enforcement natin, ayun, gaganda ang ating peace and order. Na yan ang magibasihan na mas magandang ekonomiya. Ayun, sir. So, sir, karamihan po kasi ng mga nanonood sa atin ay ating mga kapatid na, mga taga-Bangliga, ang ating kapatid na OFW. Sir, sabi nila kung sakasakali daw, makalapit kami sa iyo, baka daw po pwede mo silang ma-shout out or mabigyan ng kaunting yes, mensahe. Yes, tama yun. Kahit ako nung Chief PNP pa, talaga nag-reach out kami sa OFW. Lalo na sa kanila mga kamag-anak na naandit sa Pilipinas. Alam natin ang sakripisyo ginagawa nila. At siya naman, kaya lumabas sila kasi parang kulang ba yung employment sa kanila. Yung sinasabi nga natin, kung mas matahimik, mas maayos, maganda ekonomiya, hindi na kailangan umalis pa. Pero ngayon nga, sila ang mga makabagong bayani na nasa labas. Dapat lamang na hindi na sila gaagam, hindi na nag-iisip ng kapakanan ng kanilang mga mga kamakalak na dito. Yun ang ating tututukan na ginagawa ng ating kapulisan. At open ako para sa consultation sa kanila dahil ayun, gusto natin magsulong ng mga benepisyo na lalo pang magpapaganda sa kanilang buhay. Hindi lang yun, sa buhay ng kanilang mga kamag-anak na nandito na iniwan nila sa Pilipinas. Ayun, actually po sir, kapag kami ay naka-live, sila po ang mga nanonood sa amin at palagi po silang nagpapaalala na sana daw po ilagi kayong naandyan, lalo-lalo na sa panahon ngayon na may pandemya tayo, yun ang inaasahan po. Alam mo po, nakita ng ating mga kabayan, lalo ng OFW na ayaw na ayaw ko yung mga pulis na nagbabalabis, nag-aabus sa kanilang katungkulan. Kasi yes, sir, pag ganyan ang ginawa nila, ang natatali yung mga maliliit na tao natin eh. Minsan tuloy walang kasalanan, sila ngayon na pagbibintangan. Sila ang naapik. Instead na tayo nagbibigay ng protection sa kanila, namabaliktad. Iyan ang babaguhin natin. At pag tayo nilalo Senado, ay hindi lamang mga pulis, di ba? Kung hindi lahat ng lingkod bayan, ay ating babantayan na wala magbabalabis at mag-aabus sa kanila
sa pamamagitan ng ating oversight function sa Senado. So, yes, andun po tayo. Wala ko may pangako sa inyo kung hindi yung aking track record na aking pinakita sa aking panunukulan sa kapulisan. Lalo na yung huling anim na ako'y naging hepe. Nakita natin ang pagtaas ng pagiging respeto at kumpiyansa ng ating makabayan sa pulis kasi nakita natin yung magandang collaboration. At yan ang ating gagawin saan man ako pumunta sa pagsulong ng paglilingkod sa ating pulis. Ayun. So sir, nagpapasalamat po kami at kami pinagbigyan ninyo sa aming mga katanungan. At sir, good luck po. At sana po ay tayo magtagumpay sa inyong magandang adhikain. Well, sa awa ng Panginoon, may kapala sa inyong tiwala. At sa akin lamang po, gusto naming hayaan nyo na yung akin pong naging servisyo sa mahabang panahon, yan aking maging puhunan para ipaglaban ko ang araw-araw na laban nyo. Dahil ang laban nyo ay magiging laban ko sa Senado. Ayun. Sir, baka po may natanong sila. Sir, gusto ko lang humingi ng pabor sa iyo na yung 300,000 na viewers ko na nanood sa iyo na ibubuto ko. So, gusto nila sabihin na kumustahin mo lang daw sila o ano pa mag-shout out ka lang daw sa kanila, talagang hindi na daw nila makakalimutan yan. Yes, para po sa mga followers mo, kuya, binabati ko po kayo ang mga followers mo at iba pa ng mga supporters mo na tumataguyod sa magandang mga ginagawa mo. Kinukumusap po kayo. Sana po mag-iingat tayo. Andito na ang Pasko at nakita natin medyo magandang ating sitwasyon. Ipagpatuloy natin pag-iingat dahil haharapin natin ang bagong taon na mas malakas na pag-asa. Mag-ingat ko palagi at sana po suportahan niyo ko. At ang aking pong gagawin ay kung ano man yung pinakita ko noong mga nakaraang panahon sa pagiging hepe ng ating kapulisan, sa anumang bagay na aking gagawin, laging isipin natin Panginoon Diyos at siyempre sa ating mga kabayan. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Panindigan natin at paglaban ang tama para sa ating kaubayan. Ayan. Sir, may katanungan na po ako, no? Anong panahon ng kipupulis po kayo, nakikita po ng mga taong bahay na talagang napaka-the-best po ang ginawa nyo? O ngayon ay nag-retire ka na doon, pumasok ka sa pagkasenador, ano pong batas ang gagawin nyo? Ano po ang plataforma nyo? Baka mayroon pang mas the-best pa doon. Alam nyo, kagaya sinabi ko nga, ako po hindi nagmamagaling. At ako naman pumasok lang dito, bago din lang. Pero dahil nga ang aking experience at peace and security, at alam natin na ang masiglang ekonomiya nakasalalayan sa payapa, maayos na lipunan. So anchored lahat yan sa peace and security. Yun ang ating itataguyod. At yun magagawa natin kung merong malakas, magaling, hindi abusado at mapagkakatiwalaan na police force or law enforcement agencies. Doon ipatutungkol ang ating mga gagawing mga batas or amendment. Pero syempre, andun din sa ibang mga sektor dahil kawing-kawing kasi po, dugsog-dugsog yung mga sulirin na yan. Hindi ba tayo ng bagay? Hindi natin kailangan sabihin ngayon kung ano mga dapat gawin. Pero more than that, pakipag-ugnayan, paghingi, pag-alam ng hinaing ng ating makabayan para malaman natin kung ano ang mga dapat gawin para po sa kanila. Ang bottom line dito, yung passion and dedication for any official in the government na alamin ang problema at yun ang ating implement. Kadalasan kasi, dinidikta natin yung programa galing sa taas na sa tingin nila makakabuti sa baba. Pero ang problema nga, hindi yung tugma. Sa akin po, nung ako po yung naging leader ng PNP at iba pang organization, hindi po ako mapakali na nasa malamig po lang na aircon na nakaupo. Umiikot ako, binipisita lahat para alamin ang hinaing ng ating mga kapulisan at kababayan. Mag-adjust ng programa at nakita natin, napaganda ko operasyon na nagbigay ng pagtaas ng approval rating at trust rating ating mga pulis. Yan din ang panuntunan natin gagawin. Alamin ang hinaing ng ating mga kabayan so that tutugma ngayon ang mga gagawin natin programa. So, consultation sa kanila. Yan po ang ating gagawin para magkaroon tayo ng appropriate na mga gagawin natin. Alam nyo, madaling sabihin, gagawin ito, gagawin ko yun. Ang tanong, ginawa pa yun, di ba? So, tingnan natin ang mga track record ng ating mga nangangako. Marami na nangako sa inyo. Marami na rin kayo pinariwalaan na nako. At alam ko, maraming beste rin na nabigo kayo dahil sa mga pangakong napako. At yun po ang aking sinasabi ngayon na wala akong pwede pagmalaki kundi yung aking proven track record ng passion and commitment na gawin yung tama at mag-institute ng reform kahit pa hindi popular yun.